ang paninilaw ng dahon ng palay, pagkabansot, delayed na pamumulaklak, kaunti ang suhi, at maliliit na mga uhay ay ilan lamang sa mga sintomas ng tungro virus. Ano ang tungro virus? Ang tungro virus ay isa sa mga pinakamapinsalang sakit sa palay sa South at Southeast Asia. Ang palay na apektado ng tungro ay nakakabawa sa ani at kita ng halos 100%. Ano ang sanhi ng tungro virus? Ang tungro virus ay dulot ng dalawang kombinasyon ng viruses na dala ng leafhoppers o ngusong kabayo. Ang green leafhoppers o berdeng ngusong kabayo ay ang pinakakaraniwang ngusong kabayo sa palayan at kailangang bigyang pansin ito dahil ikinakalat nito ang tungro virus. Ang mga nimpa at mga husto sa gulang ng ngusong kabayo ay sumisipsip sa katas ng pananim gamit ang kanilang malakarayong na bibig. Ang mga palayang pinamumugaran ng mga berdeng ngusong kabayo o green leafhoppers ay maaaring magtaglay ng sakit na tungro, paninilaw ng mga bagong usbong na dahon, yellow-orange na mga dahon at pansamantalang paninilaw. Ilan sa mga sintomas ng tungro virus ay ang pagkabansot at panghihina ng pananim, kakaunting bilang ng mga suwi, at pagkalanta ng mga ilang bahagi o ng kabuoang pananim. Ang mga pananim na may tungro ay maaaring mapagkamalan na may kakulangan sa nitrogen, pagkalason mula sa iron, o maasim na lupa. Upang matiyak ang sanhi ng problema, suriin ang mga pananim kung ito ay napinsala ng virus at kung may makikitang insekto dito. Paano makokontrol ang tungro virus? Ito ay ilan lamang sa mga paraan upang makontrol ang pagdami at ang pagkalat ng tungro virus. Magtanim ng mga variety na hindi kinakapitan ng berdeng ngusong kabayo at tungro. Iwasan ang pagtatanim sa panahong pinakaaktibo ang mga berdeng ngusong kabayo upang maiwasan ang pamemeste ng mga ito. Mag-ikot-tanim o crop rotation ng palay at iba pang halaman tuwing tagtuyo upang maiwasan ang pagkakaroon ng iba pang pamumugaran ng peste. Gumamit ng insecticide kung kinakailangan upang puksain ang mga berdeng ngusong kabayo na tagapagdala ng tungro virus.